So for some time now, tumatakbo na yung Paymaya Negosyo bills payment nyo. Hindi pa rin natin nare-reach yung full potential ng bills payment natin. So in this video, we will be discussing the top 5 tips na magagawa mo for you to reach or for you to be successful in your bills payment business. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about Smart Padala, Paymaya, True Money, Shopee, Computer Shop, GCash, YouTube, and other stuff na meron na akong experience at ginawa ko yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so yun na nga guys. Existing na tong Paymaya bills payment nyo. Courtesy of Paymaya, yung paglipat natin from STK na Smart Padala papuntang Paymaya Negosyo, kasama yun bills payment sa additional offering para sa atin. Ano ba yung magagawa nyo or what can you do to ensure na magiging successful yung Paymaya Negosyo bills payment nyo. So ito, number one. So most especially number one, hindi tatakbo tong Paymaya bills payment nyo kung wala kayong internet connection. Yes, number one is for you to have a stable internet connection. So kung meron kayong existing na internet connection sa business nyo, make sure it is stable. Kung ano naman yan, packet wifi yan or what, make sure na, eto, suggestion ko lang, magkaroon kayo ng outside antenna, then tsaka nyo siya i-connect dun sa router nyo, kung globe ba yan or packet wifi. Much stable yon kesa naka-rely lang tayo sa data o sa mobile data ng inyong mga cellphone. Pinaka-importante guys, stable internet. Bakit? Kasi kung wala kang internet or kung naglolo ka internet mo, malamang maglolo ko rin yung bills payment mo. At kapag naglolo ko yung bills payment mo, either hindi ka makapag-transact, so wala kang kita, or malugi ka. Malugi na pwedeng ma-double send, ma-double debit sa'yo, na hassle itawag para mag-request na naayusin nila or possible din na hindi na nila maayos kasi kasalanan mo yun. So yun guys, make sure to have a stable internet connection. Number two. So apart from having stable internet connection, kailangan din ng meron kang maayos na Android phone. Okay guys, maayos na Android phone. Bakit? If yung cellphone nyo ay yung low budget na phone, like mga 8GB, yung around nasa 2,000 to 4,000, malaki yung chances na magloko din yung phone. Possible kasi na hindi kayanin nung Android phone na yon, yung mga low budget na Android phone, yung Paymaya app. So if that's the case, baka mahirapan kang mag-process ng PayBills transaction mo para din siyang internet connection na tipong maglolo ko siya, parang nagbabuffer lang siya or waiting, di ba? So kung ganun yung phone mo, ganun kabagal, ganun ka low spec, then malaki rin ang possibility na either hindi ka makapag-transact or lost because either ma-double send, 'di ba? And medyo hassle 'yon. And isa pa, so syempre nagtatransact ka, mabagal 'yon, 'di ba? Baka naman meron kang better na phone or kung meron ka sa sarili mong phone, bakit hindi na lang 'yun ang gamitin since ikaw naman 'yung nagma-manage niya. Number 3. Itong number 3 na to, ito naman yung panghatak mo sa mga customer mo. Lagi ko ini-stress sa mga previous video ko last year, yung resibo. So, kung wala ka pang printer ng resibo, so check mo itong dalawang videos ko na yan about Bluetooth printer or yung naka-tether, yung USB printer na thermal receipt. So, check nyo yan, baka makatulong sa inyo. So, bakit? Bakit? Para saan itong resibo? Si Paymaya Negosyo kasi, ang resibo niya is either text or email. So, hindi pa talaga ganun ka-integrated yung pag-print ng resibo, unlike posible, unified, na meron silang device na nagpiprint ng resibo, or True Money. So, kailangan mong maging resourceful kung paano ka makapag-print ng resibo. Kasi, para sa karamihan ng mga customer, mas maganda yung may pinanghahawakan sila na nagbayad sila, kesa yung mga soft copy. Lalo na kunyari, magdi-dispute sila, pupunta sila sa office ng ganito. Siyempre, mas panatag sila na meron silang pinanghahawakan na paper receipt, kesa yung mga soft copy. Number 4. Itong number 4 is about your capital, your existing capital. Mas maganda na meron kayong mas malaking capital na nandun sa electronic wallet nyo kay Paymaya Negosyo kesa patingi-tingi yung transaction nyo. Ano yung ibig kong sabihin dito? Kasi kung maliit lang yung laman ng Paymaya Negosyo nyo, let's say for example, 5,000 or less lang yan, or 10,000 or less, limited lang yung transaction na maipaprocess mo sa bills payment. For example na lang, kuryente, dito na lang sa bahay namin, kuryente namin, umabot ng 12,000. So kung ako magbabayad sa Paymaya Negosyo na service center, edi hindi niya mapaprocess yung bills payment
payment ko, eh magkano pa naman ang commission natin? 10 pesos ang commission natin, di ba? So, I do suggest na magkaroon kayo ng malaking pondo sa inyong account sa bills payment. Sayang yun, guys. Every missed opportunity na makapag-transact ng bills payment, 10 pesos din yun. Almost kaparehas ng transaction mo ng send or receive ng smart padala. Kung i-compare mo yung commission na yan sa True Money, saan? Sa Unified, sa EasyPay, ano pa ba? Load Mana. Ang laki ng commission ni Paymaya Negosyo. Sa experience ko or sa knowledge ko, sila na yata yung pinakamalaking commission para sa mga agents nila. 10 pesos din yan, guys, per bills. Again, make sure, or if you can, lagyan nyo ng mas malaking pondo yung Paymaya Negosyo wallet nyo para wala kayong missed opportunity to transact any bills payment ng mga customer nyo. Number 5, hindi naman ibig sabihin na may existing business ka is maghihintay ka na lang talaga nang papasok sa inyo para i-transact yung kailangan nila, yung bills payment nila. Ako, I would really recommend to really market your bills payment. If you rely dun sa mga marketing materials ng Paymaya Negosyo, then medyo unliit ng chances nyo to market. Kasi unang-una, hindi naman sila agad-agad nakapagbigay ng marketing materials. Limited. Dahil ang dami nating mga Paymaya Negosyo authorized centers. Diba? So hindi lahat tayo nabibigyan. So, syempre, kung walang nabigay sa'yo, edi umeffort ka para gumawa ng sarili mo. Make sure na everybody knows na merong bills payment dyan to accept their Meralco bills. Lalo na kunyari, nasa isang barangay ka at ang opportunity mo, iilan lang kayong authorized center dyan sa barangay na yan. Diba? Kung mabobroadcast mo yan talaga or mag-i-invest ka sa marketing mo, for sure, sa'yo na magbabayad ng bills nila yung mga customer mo. Kung may question kayo regarding this video, please leave your question dyan sa comment section and I'll try to respond to you as soon as I can. Thank you guys for watching. I hope you can support me by liking this video. Leave a thumbs up and if not, okay lang naman. And also subscribe to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!